Kasama ang Pilipinas sa prioridad sa foreign policy ng bansang China. Sa panayam ng SMNI News kay geopolitical analyst Professor Ana Malindog Uy, sinabi nitong ang South-South Development and Cooperation ay layong tulungan ang mga developing country na nasa timog na bahagi ng Asia. Ang pahayag ni Malindog ay kasunod sa sinabi ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz na sana'y matupad ang investment pledges ng China nang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa China nitong Enero. And actually, pag sinabing mong South-South, kabilang ang Pilipinas dyan kasi Global South tayo. Big sabihin, priority nilang tulungan yung mga developing countries in terms of finance, like mga grants and loans, and even in terms of foreign direct investment. Sinabi pa ni Malindog Uy na ang foreign direct investment ng China ang siyang posible na tutupad sa economic development na inaasam ng Pilipinas. Na may mga korporasyon na Chinese corporation, may it be a private one or state-owned, they will invest in the country. So doon papasok ang opportunity na kung saan matutupad natin ang tinatawag nating economic development. At kung housing man yan or business opportunities man yan, it will come. Kasi yun yung pamamaraan ng dalawang bansa para magkaroon ng pagtutulungan. No? Sa katunayan, Anya, ay hindi lamang sa developing countries sa Asia ang natutulungan ng China, kundi marami pang bansa sa Africa ang nakakabenepisyo sa foreign policy priority ng China. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.